Ako po si Ricky Nagyat, isang magsasaka ng Dambago, Dinalupian, Bataan. Ang pinakamatinding perwisyo sa aming pagsasaka ay ang pagkakaroon ng peste sa aming mga pananim. Para maiwasan natin ito, ugalin natin gamitin ang synchronous planting o sabayang pagtatanim ng mga magsasaka sa isang komunidad matapos pagpahingayin ang lupa. Nakakatulong ito para maiwasan natin ang hawa-hawa na sakit kagaya ng tungro na nagmumula sa berdeng usong kabayo na naglilipat ng sakit mula sa magulang na pananim papunta sa mas batang pananim. Dati yung mga naunang nagtanim, tinatamaan sila ng tungro, minsan dinadaga din. Pero nung sabay-sabay kaming magtanim, bihira na lang ang mga napepeste sa aming mga pananim. Mahinam din ang synchronous planting para epektibo at maayos na magamit ng komunidad ang irigasyon. Ano ang dapat nating gawin? Una, pagkatapos ng anihan, hanggat maaari, huwag muna natin taniman ang ating lupa at pagpahingan ito hanggang 30 araw. Ito ang rest period. Walang matitirhan at makakain ang mga peste hanggang sa sila'y mamatay. Nakatulong din ang rest period para tuluyang mawala ang pinagkakapitan o host plant ng mga sakit na naiiwan sa lupa. Madidecompose din ang mga dayami at organikong material at kalaunan ay magiging natural na fertilizer. Pagkatapos ng rest period, sabay-sabay na maglinis at maghanda ng lupa. Makokontrol nito ang mga daga dahil wala na silang makain at nasisira pa ang kanilang mga lungga. Kailangan makapagtanim ang komunidad sa loob ng isang buwan. Kapag sabay-sabay ang paglaki ng palay, mas kalat ang mga peste at hindi nakakasira sa aming mga pananim. Sa pagpili ng itatanim, piliin ang rice variety na resistant sa mga peste sa inyong lugar. Sa tulong ng Binhing Palay app, malalaman natin ang angkop na binhi sa ating lugar. Dapat ding magpalit ng bini kada 2 hanggang 4 na taniman. Kailangan magpalit ng rice variety dahil umiina ang kanyang karakteristik at bumababa ang kanyang pag-aani. Kapag pinaulit-ulit mong ginagamit ang binhi na yun. Siguraduhing regular na minomonitor ang ating mga pananim hanggang sa paglaki. Ito ay para malaman agad kung may peste na sumisira sa ating mga pananim at para maagapan ito agad. Mas mainam na gumamit ng preventive management options kagaya ng synchronous planting. Ito ay para maiwasan ang paglaganap ng peste at malimitahan din ang paggamit ng lason katulad ng insecticide. Ang pesticide kasi, lason din yan eh. Nakakasama rin yan sa kalusugan ng tao. Tapos napapatay din ito ang mga kaibigang kulisap. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, panigurado, sama-sama nating maiwasan ang peste sa ating mga pananim. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrice Text Center 0917-111-7423. Maraming salamat po.